ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਪਲ ਪੱਤੀਆਂ ਪਾਈ ਚੂੜਾ ਖਨਕੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ ਵੇ ਮਾਈ ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ। Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. This is again your Sisinor from Pilipina Indian Culture. Good morning po guys! Kumusta po kayo? And today, yung video natin medyo marites na naman. Pero hindi na po ito guys, hindi na. Kasi madami pa din po nagko-comment sa inyo na kumikita daw ako dahil sa pagkwento ko ng maling ginagawa ng aking bilas. Pero ito pong kwento guys ay hindi po to about sa kanya. Ito sa reaction ng aming society kung bakit ba daw hindi na lang kagaya ko ang kinuha nilang daughter-in-law dito sa bahay para walang maging problema. So actually guys, kung hindi nyo pa nakikita yung previous video ko, panoorin nyo po. May connection po ito sa kwento na ito, pero hindi na po ito about doon kay Bilas guys, kasi hayaan na lang po natin. Ikwentuhan ko na lang po kayo yung about ng reaction ng mga tao dito sa amin, yung reaction ng mga head nila dito sa society, which is yung mosque, yung masjid guys, kasi nasa isang pader lang ng bahay namin yung masjid, yung mosque. Tapos pinuntahan kami dito ng aming ustads or maulana tawag nila dito sa amin. Siya yung head ng masjid po guys, yung mosque. So pinuntahan niya po dito si father-in-law kasi talagang alam na po ng lahat yung nangyayari sa pamilya namin, yung kwento kung bakit, alam na po ng lahat. So ito po yung reaction nila. Actually guys, kwentuhan ko po kayo from the beginning. Ayaw nila sa akin dati yung lahat ng society na ka-society namin, ayaw po nila sa akin. Kasi bakit? Kasi ibang caste daw po ako, kasi alam niyo naman dito sa India na arranged marriage, 'di ba? So madami pong reaction nung bago pa lang ako dito. So yun, parang na-share na rin kami sa WhatsApp kasi dati nagbi-video po ako, wala akong ganito sa ulo, walang dupatta sa ulo, tapos pinag-usapan ng mga kakast nila Papa Kabir, pero inayaan na lang namin kasi pag mag-react pa kami doon sa post doon sa WhatsApp sa cast nila, may group kasi sila sa WhatsApp na kakast lang nila, kasi kung mag-react ka pa doon talagang magkakagulo, pero hinayaan na lang po namin. So wala din, lumipas din yon. Tapos marami ding reaction na ang foreigner daw, nagpapakasal lang dahil sa pera. Yung mga ganyang babae daw, hindi daw tatagal sa ugaling meron sila. Yung mga ganyang babae daw, hindi daw makakapag-adjust, hindi daw makaka-adapt. Ganon-ganon yung ano nila, hula nila dati. Hindi daw ako magtatagal dito, uwi din daw ako sa ating bansa ulit. Ganon yung mga hula ng mga tao dito. Tapos minsan, pag nasa salubong ako, yung mga pumupunta kami ng mga kasalan, masama yung tingin sa akin kasi pinapasuotan ako ni Mil ng gold necklace niya, yung basta inaayusan po nila ako every na wedding na pupuntahan namin guys. Inaayusan po ako ni Bianan ng mga sister-in-law ko, pinapasuot po nila yung mga gold necklace nila, gold earrings nila. Parang tinatrato talaga ako ni Inala na as a daughter-in-law talaga, big daughter-in-law. Ganun po sila sa akin. So yung mga iba na may mga makikita mo talaga yung reaction ng mga tao sa kasalan, ganyan. Meron din naman matutuwa, syempre. May mga matutuwa din. Kasi hindi naman sila nakakakita, kasi ako talaga yung first na parang Pilipina dito sa Jodhpur. Sa Jodhpur po guys, Pilipina na nakapag-asawa ng Indian. So nangyari na nga yun po guys, yung sinasabi ko sa inyo, di ba sa mga last previous video ko, ganun nagkagulo-gulo na sa bahay, ganun na, tapos kalat na kalat na po dito sa, hindi lang sa society, buong ano nila, buong angkan nila, yung mga katribo nila, yung mga, kalat na po yun dito sa mga pamilya nila, kalat na po, hindi lang po sa caste o hindi lang sa society. So, Sabi ng mga kapitbahay namin, nauna yung mga kapitbahay namin, anong nangyari? Bakit narinig namin yung boses ng nasa bahay nyo nagsisigawan? Tapos kinuwento na ng aking biyanan na ganito yung nangyari, sinasakal ko daw siya, hindi ko daw siya pinapakain. Tapos sabi nila, hala, bakit ganun? Nakikita na naman namin na yung asawa mo, which is si father-in-law ko po,
Nakikita naman namin daming prutas na dinadala niya. Lagi siyang bumibili ng ano, ng yung niyog. Yung niyog, lagi niyang binibilhan ng niyog. Yung, tapos alam lang namin na, ay, may buntis, may meron buntis sa ano, sa manugang nila. Tapos ang akala namin ay sinur, sinur yung buntis. Yun lang ang hula namin kasi lagi kayong bumibili ng prutas, ganun. Bakit naman ganun yung kwento? Sabi ng binan ko, hindi natin alam eh, hindi natin alam eh. Yun, ganun talaga yung kwento. Tapos sabi nila, bakit kasi nag-asawa pa kayo, alam nyo yung kas nyo? Kasi ibang kas yung nagsabi. Kasi dito po sa society namin guys, iba't ibang kas po yung nandito pero mga Muslim po. Ibang kas na po yung nagsabi na, bakit kasi nagpakasal pa kayo sa kas nyo? Kasi nasimulan naman din yung anak mong lalaki na panganay, ibang kas yung pinakasalan niya, hindi lang ibang kas, nasa outside of India pa. Eh sana sabi niya, kahit anong kas na lang, basta wag yung kakas, kagaya ng kas nyo, kasi alam nyo na, kas nyo hindi open-minded. Tapos sabi ng biyanan ko, eh kasi takot kaming ma-judge. Kasi pag nagpakasal ng ibang cast, takot kaming i-judge ng society. Ganon. Ay, kahit na. Sana wag na lang. O, tingnan nyo ngayon yung nangyayari sa bahay nyo. Tapos, ganon. Ganon yung usapan dito sa society namin. Tapos, nung nakarang araw po guys, pinuntahan kami dito sa bahay. Kasi nandito yung father-in-law ko. Tapos, pinuntahan kami dito sa bahay ng, yung sinasabi ko sa inyo, yung head ng mosque, which is ustads, imam, or maulana yung tawag nila dito. Pinuntahan po kami dito. Sabi ko, ha? For the first time pumunta siya dito. Tapos, ayun, narinig ko yung usapan. Ano daw nangyari? Narinig na daw niya yung kwentuhan ng mga kasosayti nila. Ganito daw yung nangyari sa bahay. Anong nangyari, diba? Alam ko kasi sabi niya sa lahat ng pamilya dito sa society, yung pamilya niyo yung pinakatahimik. Tama po yun guys, wala po talagang gulo sa pamilya namin. Yung iba kasi ng mga neighbor namin, naririnig mo pag nag-aaway, naririnig mo yung nagsisigawan, nagtatapunan ng gamit, ganun. Pero dito po sa bahay namin, pag may mag-aaway man po guys, hindi mo maririnig sa labas. Ganun po nila hinahandle yung pamilya nila, para walang gulo. Tapos sabi ng Maulana, bakit ganun? Bakit? Bigla na lang may narinig ako na ganun. Sabi niya, nagbulat ako kasi tinagal-tagal ko dito, sabi niya, sa mosque. Ngayon ko lang narinig yung pamilya niyo na may ganung nangyari. Last na narinig ko, sabi niya, yung nangyari daw kay Papa Kabir. Tapos sabi niya, ngayon nasundan ulit. Tapos sabi, usap-usapan sa labas na, ay, pareho lang yan, pareho lang, ganun. Tapos sabi ng father-in-law ko na, di na natin maano, ganun na yung nangyayari. Eh kasi masyado kasing nakialam yung pamilya. Kaya sabi niya, naging ganito na, naging usap-usapan na. Sabi niya, bakit kasi hindi pa kayo kumuha ng ibang cast na lang? Ganon din po yung sinabi niya na, alam niyo naman, yung cast ninyo ay mga pag-iisip ng tao ay hindi sila nakakapag-adjust. Parang gulo lang lagi yung nasasapit sa mga cast ninyo, ganon. Oo, kasi sa lahat talaga dito ng cast, yung cast nila papakabir talaga yung hindi open-minded yung mga tao. Tapos sabi ng biyanan ko, eh takot kasi akong i-judge. Sabi pa niya, tingnan mo yung panganay mong ano, manugang. 5 taon na siya dito pero nakakapag-adjust na siya, wala namang problema. Sabi niya, bakit hindi na lang kagaya niya yung kunin niyo? Tapos sabi ng aking biyanan na, dati kasi natatakot kami na pag mag-asawa na itong si Sanju, sino na lang yung magta-translate kasi hindi kami magkaintindihan. Pag kumuha pa ako na kagaya niyang manugang, talaga sabi niya, ano na daw, masisiraan na daw siya kasi hindi daw niya maintindihan yung language. Ganun yung biyanan ko, nagbiruan sila. Tapos sabi ng ano, sabi naman ng Maulana, sabi niya, at saka sabi ng father-in-law ko, takot kasi kami i-judge kasi alam niyo na yung mga tao, madali silang mang-judge kasi pag love marriage. At saka ibang cast yung babae, talagang i-judge ka dito. Sabi naman ng Maulana, hanggang kailan? Hanggang ano lang naman yun? Hanggang kailan ba? 2 buwan, 3 buwan, 5 buwan, 1 taon? Yun lang naman na yung mga tao, tapos titigil din sila. O tingnan nyo, dati pinag-usapan din kayo, bakit kayo kumuha ng malugang na ibang bansa, ibang cast. Eh ngayon, okay na, okay yung pamilya nyo. Tahimik, nakapag-adjust siya, ilang taon na siya dito, walang gulong nangyari. Eh yun dapat yung ano natin, kasi sabi niya, forever na siyang dito. Yung manugang kasi nakukunin nyo, talagang dito na siya forever sa inyo, sa pamilya nyo. Sabi ng biyanan ko, hindi naman natin makikita eh, yung
kung sino ba yung kukunin, sino ba yung mabait at masama, wala namang nakatatak sa noo, hindi natin makikita ganun. So, yun po yung reaction ng mga tao dito na bakit daw hindi na lang kagaya ko yung kunin. I mean, Pilipina, kasi naman sabi niya, nagkakasundo naman kayo, nakakapag-adjust naman siya, and nasusunod naman niya yung lahat ng gusto ninyo. Sana sabi niya, ganun na lang daw po yung kinuha na kagaya ko na Pilipina. So, wag niyo pong isipin guys na sinisiraan ko na naman po yung bilas ko. Hindi po, kinukwento ko lang po sa inyo yung reaction ng mga tao dito. About kasi dati kasi pinag-uusapan kami dito na bakit daw ako yung kinuha. Madami naman daw babae, parang naubusan na daw ang babae dito sa cast nila. Ganun, talagang ayaw po talaga nila sa akin. Marami po talagang ayaw sa akin dati. So, ngayon naging baliktad po. Bakit daw hindi na lang yung kinuha na kagaya ko? Kasi may hindi daw natin alam kung ano talaga yung pakay. Ganun, ano yung mangyayari kasi may nangyari na nga dati na nakapagbigay po sila ng pera. So ganun yung parang ano ng mga tao ba na parang ganun na naman mauulit na naman yung nangyari kasi buntis siya. So, yun lang po guys. Ito naman po sa sinisiraan siya guys. Kasi, minsan kasi mas maganda magkwento eh. Yung mga ganitong ano, yung mga parang ang nega-nega na nangyayari sa paligid. Maganda din po kasing ikwento sa inyo kasi wala naman po ako mapagkwentuhan. Tapos, yung nanay ko hindi naman po ako nagkukwento kasi matanda na yun. Tapos, except po kay nanay, wala akong nakakausap na pamilya ko. Kuya ko, nanay ko, yun lang. Tapos, di ko naman masabi sa kuya ko yung mga ganitong problema guys, eh, hindi naman kami ganun ka-close ng kuya ko, tsaka busy yun. Busy yun sa life nila, sa mga anak niya. So, yun lang po guys, yun lang po yung video natin for today, and thank you so much for watching guys, so, and hope na patuloy pa din nyo po akong supportan guys, paalam, ingat po kayo, God bless!